Magandang umaga sa inyong lahat mga guys. Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, kung bago ka lang guys sa aking channel, please paki-subscribe and share and paki-pindot na rin po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload ko. Yun. Paano nga ba ako nakapunta dito sa Bansang Barin at paano ako nakapag-apply? Paano ako nakapunta rito sa Barin? Nakapunta ako rito sa Barin mga guys is 2009. Dati akong nagtatrabaho sa Pilipinas bilang is delivery o pahinante sa isang company sa Times Trading sa may Pasig. Pa-shoutout sa Times Trading na pinasukan ko dati sa Pasig o Rambo. Napunta pala ako rito sa Bansang Barin sa 2009. Nag-apply ako rito papuntang Barin. So may kapitbahay kami dun sa Makati dati na dito sa Barin. So siya yung pinag-applyan ko noon. Ang bali kumpare siya ng tiyuhin ko sa Makati. Siya pala yung may-ari ng factory rito na pinapasukan ko. Kaya nakapunta ako rito sa Barin. Pero ang trabaho ko dati guys sa Pilipinas is nag-susupply kami ng mga office supply sa mga national bookstore, lahat ng mga brands ng national bookstore at saka sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na para sa mga office supplies yung mga shop, doon kami lahat dinideliveran namin yan mga guys, no? So bago ako nakapunta rito sa Barin, nandun marami akong napasukan sa Pilipinas guys, na naging ano ako, naging pahinanti ako ng office supplies. Pa shout out pala yung taga Times, yung dati kong pinasukan sa Pilipinas. So hanggang ngayon guys, bukas pa yung pagawaan na yun, ano doon sa Urambo. Iwan ko lang mga guys na kasi lumipat na sila ngayon eh, nasa ano na yata sila ngayon, Pasig area. So paano nga ba ako nakapunta rito sa Bansang Barin bilang workers? Bali nakapag-apply ako noon dun sa, ang balak ko talaga guys is papunta ako ng South. Ngayon ang sabi ngayon ng tiyuhin ko na nasa Makati kasi kapit, magkapit bahay lang pala yung may-ari ng company rito. Sabi sa akin na huwag ka nang mag-ano ng mag-apply sa Saudi kasi basa ako ng resume ko, pero nasa SM Appliance pa ako dati yon mga guys, no. Bali ano ako doon is UC, sales utility clerk ako doon sa SM Appliance Center sa Rockwell. Bali nagpasa ako ng resume dito sa company na to, yung may, mismong may-ari pala yung guys, di ko alam noon siya palang may-ari. So mga September siguro yun, pasa ako ng resume. Tapos sinabi sa akin nun na mag-ready-ready yung papeles, kaya hindi ko na ma-expected na makakaalis na pala ako agad noon, mga February 4, 2009. Tapos yun guys, nung alam ko na na sigurado na talaga yung papunta ko rito sa Bansang Barin nun, sa tulong ng tiyuhin ko, kumpare niya mismo yung may-ari pala ng factory rito sa pinapasukan ko. At yun guys, nung alam ko na makakaalis na ako ngayon, nag-resign ako sa SM Appliance Center sa Rockwell. Shoutout pala dyan sa may SM Appliance, dati ako dyan nagtrabaho. Tapos yun, marami akong naging experience sa Manila bago ako nakapunta rito. Pagdating ko, pero marunong talaga akong mag-welding kasi talagang may training naman tayo sa pag-welding. Kaya pagpunta ko rito, hindi na ako ganun nahirapan. Nahirapan lang ako guys doon sa ano, doon sa pag-budget sa oras kasi 5 oras yung pagitan kasi sa Pilipinas dati. Nag-adjust ako talaga nung panahon na yun. Tapos yun, na tuloy-tuloy yung naging trabaho ko.
welder. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano natin. Nasa stainless steel ako nagtatrabaho na. Okay naman yung ano natin dito. Trabaho natin. Wala namang problema. Enjoy lang natin yung buhay natin. Kahit anong pagsubok sa buhay natin yung nararanasan natin. Laban lang tayo mga guys. No? Lalo na sa mga baguhan. Lumaban lang kayo mga guys. Dahil para sa inyo yan, para sa inyong pamilya, para kayong panghinaan ng loob, lalo na sa mga baguhan na nagbagong abroad. Ito yung mga advice ko sa inyo mga guys, no? Dapat mag-enjoy lang kayo sa trabaho nyo hanggang matapos yung kontrata nyo. Pagkatapos ng kontrata nyo, panibago na ang wallet. Mabait yung amo nyo guys, wala namang ano, talagang magpupursige kayo. Yun lang yung mga ano natin dito sa bansang bari. Ito pa yung maliit na kumat. Tagal ko nang ginagamit. Tapos guys, ito lang yung araw-araw na ginagawa natin dito. Ayan, ito lang yung room ko. Tapos may natira pa akong kanin dito mga guys. No? Kakainin natin mamayang gabi. Tapos yun lang guys. Yung mga na, ano ko rito sa ilang taon ko na. Ang napakahirap guys yung pag-adjust ng oras, pagbaguhan ka talaga. Yung pag-adjust ng oras sa paggising, yun lang ang napaka, yung pagluto. Dapat maano yan. Kasi once na sumabak ka na sa trabaho, dapat sa unang araw mo, pag-aralan mo na lahat kung paano yung mas madali sa'yo. Kasi nagpunta tayo rito para sa trabaho, no? Yun lang guys yung mai-share ko, mai-share ko lang yung buhay ko rito sa abroad kung paano. Napakahirap pero napakahirap pa mawalay sa pamilya pero kinakaya naman natin. Smile lang tayo mga guys kahit anong pagsubok na dumating sa atin, anong problema. Smile lang tayo. Nandyan si God na nakasubaybay palagi sa atin. At nagpunta pala ako rito noon sa Bahrain 2009, binata pa ako. 23 years old. Ngayon, 37 years old na ako. So, ilang taon na rin. Nagkakaedad na rin tayo. Kaya pala naisipan kong mag-vlog. Dahil ito lang yung parang libangan ko na sa oras ko. Kung wala akong ginagawa, nagbablog na lang ako. Ganun lang yung ano ko. Dahil wala akong ibang malibangan guys eh. Dito na rin pala ako nakapag-asawa. Bali, 2010 ko nakilala yung asawa ko. Umuwi kami ng Pilipinas. Tapos nagpakasal kami doon. Tapos nauna siyang bumalik dahil nagpanibagong visa ako noon. Bali, 5 months bago ako nakabalik dito sa Bahrain. Bali, 2012 yun yung kasal namin noon. Mas nauna siya nakabalik. Pero ngayon dito sa Bahrain guys, hindi naman kami magkasama sa ano, sa bahay. Bali, nagtatrabaho rin siya sa bahay, sa shake. Tapos, yun guys, pero every weekly lang kami nakikita. Katulad ngayon na pandemic, na medyo mahigpit yung ano yung sitwasyon dito kaya minsan tatawagan na lang kami sa telepono. Pero dati, every weekly kami nakikita yung asawa ko. Ganito yung buhay ng isang OFW, no, guys. Patigasin nyo lang yung loob nyo, mga guys, lalo na sa mga baguhan. Huwag kayong magpaano sa homesick. Yan ang iwasan nyo yung homesick. Pag alam nyo na homesick kayo, andyan naman yung ano, magkanta-kanta na lang kayo dyan. Para iwas stress. Hanggang dito na lang yung video natin mga guys, no? So maraming salamat sa inyong mga panonood. Kung bago ko ka lang sa channel ko, paki-subscribe and paki-like and share na rin po. At saka yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.